Hey, what's up? Nandito tayo sa Vermosa Sports Hub and we'll do a bike check dito sa ating Mountain Peak Cassette. So ito Mountain Peak Cassette is yun, from Mountain Peak, medyo sumikat siya ngayong pandemic, no? Kasi yung design niya is very good, kala mo high-end, and but the price is very reasonable. Tapos naglabas din sila, one is the Mountain Peak Star, which is yung alloy na folding bike. Tapos ito, meron din, it's around 2021, the Mountain Peak Cassette. Ang kakaiba dito, carbon siya. Ayan, so carbon Lodi. So we have a carbon frame at saka carbon fork. Ayan, so quick bike check tayo dito sa Mountain Peak Cassette. Ayan, so mag-start tayo siyempre dun sa frame. Okay, matte black, Mountain Peak. Yung medyo glossy itong logo ng Mountain Peak, pero the rest is matte black. Itong sticker na to is nilagay ko lang for protection dito sa rub against the hose. Pero wala pa yan sa umpisa. Pero ito, protection pag dun sa folding, dito pag tinupi, nandyan na yan. Ayan, so matte black mostly. So Mountain Peak Cassette. Palagay dito, P700 Technology Carbon Nano. Ayan. So ito yung kanyang tupian. This is the folding area. Pinipindot to para ma-disengage itong lock na to. Ayan. So mostly matte black, pero dito sa ibaba, oh, may nakalagay na designed and engineered by Mountain Peak, and also yung ating warning sticker syempre, no? About safety rules. So meron siyang design na naka-etch pero in glossy. Ayan, dito sa top choke. Same goes with the fork. So sa fork, meron siyang ayan, matte black pa rin na design, glossy na may konting design dito, with the Mountain Peak logo. At once again, a T700 carbon nano nakalagay dito sa ating fork. Ayan. So meron siyang mounting dito na madalas nakikita sa mga folding bikes. Yung iba tawag dito is pig nose mount, kasi dalawa yung iba, eh. Depende sa brand. Ito tatlo. May pwedeng lagyan dyan ng mga carrying or mga carrying materials, handle, nilalagyan mounting yan. Pwede kayo maglagay ng bag. Dito naman sa stem, nandito yung switch niya. Ipindot nyo to para kung itutupi, paloy na to. Okay. So meron siyang switch din dito, pampataas dito. Ayan. So adjustment syempre, depende sa height ng biker. Dito, sa pinaka, yung parang headset part na or stem pa rin niya, nabubuksan din to. This is for adjustment naman dun sa angle nitong handlebar ninyo. Ayan. So pwede nyong buksan yan. Ayan. Pwede nyong galawin yung handlebar. So ang kanyang stock na grips, okay naman siya, mayroon parang rest yung palms ninyo. Hindi siya sobrang lambot, pero okay na. Ayan. Stock brakes is MT200, hydraulic na. Yun yung maganda dito. Yung setup mo dito sa harap is just like a mountain bike. So hindi ka maninibago. Yung shifter niya, pang mountain bike din. This is a, actually, this is a road bike shifter. Pero Shimano Sora, 9-speed, no? Pero yung shifter niya, pang mountain bike, pang straight bar. Ayan. So yung iba kasing mga folding bikes, parang dial. So medyo maninibago ka pagka galing ka sa mountain bike. Yung ibang Sora, syempre pag road bike, STI. Pero ito, ayan, dito lang din yung shifter niya. So isa lang kasi one by lang ito. Ayan. So ito, yung grips dito or yung rubber dito sa ating brake levers, nilagay ko lang din. Originally wala yan sa MT200. So this is an MT200. Pero itong wrap nito sa cables kasama na yan. Dito naman tayo sa ating drivetrain, we have the Pro Wheel Midtown. This is a 53T. Isa lang, single speed dito sa harap, walang front derailleur, 130mm BCD. Ayan. So mga magpapalit dyan, upgraded itis ng kanilang mga front wheel, chain wheel. Ayan, this is 130mm BCD.
para sa kanyang RV Shimano Sora na. Okay, yun yung maganda dyan. Shimano Sora 9 speed po ito. This is 11 to 32 teeth. Diba? Ayos. Maganda maganda na. Ang rims nito is aerowick. Ayan, ikita nyo dyan. Aerowick. This is not designed. May sticker dito actually na nagsasabi na this is not designed for rim brakes. So for disc brakes talaga siya. So ito yung ating MP200 brakes mismo. Quick release po ang ating ating engagement dito sa ating mga gulong. Meron tayong 160 mm na rotors installed na. Ayan. This is already a hollow tech technology. Kaya maganda si Midtown Pro Wheel. 160 mm din po yung ating rotors sa harap. Kanyang stock tires is CST tires and CST City. This is 20 po yan ang kanyang laki, 20 by 1.75 yung kapa. Konting grips pero wala naman siya yung big knobs, para medyo gravel type yung dating itong tires na to. So ito nga pala sa kanyang stock na saddle is I think from MountainPeak. Wala siyang nakalagay na brand din, ano, just like the grips. Pero yun, malambot siya. Tapos yun, mayroong butas dito sa gitna. Usually the mounting kasi, ito yung mounting kasi nitong seat post is nandito sa baba. Pero the other one is nandito sa taas. So mas maganda kung mayroong butas. Pero kung wala kang butas naman, pwede naman gumamit ng wrench dito. Ang siyang ngipin, ano, kung dito ka sa gilid magsisikip. Mapapansin nyo, itong kanyang seat post, yung parang D type or yung parang drop, parang teardrop. Yan, parang D type yung kanyang seat post. Yan. So FYI, kung bibili kayo nito, ganito yung seat post niya, medyo hanapin niya talaga. Nakikita ko yung ganito sa mga road bike eh. Ayan. And also, kung mapapansin niyo, since carbon frame siya, meron siyang mounting dito, yung pig nose na sinabi ko kanina, ano. Pero the rest, wala siyang water bottle cage mounts dito. Usually, yung iba meron sa ibabaw. Pati yung sa ilalim, yung iba nilalagyan ng stand. Wala akong nakikita na mounting dito. So, if you're keen on having those items, yun, wala siya dito. Pwede nyong gawa na paraan for the stand. Pwede siguro dito sa gilid na lang. Pero, pwede naman eh. You can survive without the stand. Water bottle cage naman, may nabibili. Pwede nyo ilagay dito sa alloy part. Yung adapter, no? O kaya dito sa likod ng saddle. Or, katulad ng ginagawa ko, stem bag na lang kayo. Yung feed bag. Diyan ako naglalagay ng tubig. Okay, dedevo natin yung pag-fold nitong MountainPeak kasi. Okay, so unang-una dito, syempre, sa may stem. Yan. So, yan lang yung switch niyan. Babawa nyo lang. Babawa na to. Okay, then second is ito. Yan. Pindot, hanggal, tapos ang folding nyo, pag ano. Tapos ang itong stock na pedals, push nyo lang, pu-fold din yan kung gusto. Yan. So syempre pagka itatago nyo, kailangan nyo ng stand. Magkaya magalala yung ilalim nito, ang ano na to, is plastic naman siya. So kahit sumasayot sa lupa. Okay. Eh, pwede lang magpinagbabawal na technique pa ganyan. Tapos, pag ibabalik ninyo, para dun sa mga natatakot, kasi nga carbon siya. Ang makikita nyo dito, ayan. Ayan yung pinakatupig niya. No? Hindi naman siya tumatama ang buo. Diba? Space pa rin siya. Unahin nyo to, syempre, pagka pabuo. Tapos siguraduhin nyo nakababa muna to para naka-disengage yung lock nya.
Ayan. Diba? Hindi naman siya tumatama talaga. Sound check. Hub sound check tayo. Medyo maingay yung hubs na ito. Hindi ko alam kung ilang pulse. Pero six. Siguro mga 6 to, no? Ayan, sound check tayo. Okay, so that is the bike check for this Mountain Peak Castle folding bike. Ayan. So nga pala, besides dito sa matte black na version nito Mountain Peak Castle, meron din siyang available na glossy red. Okay, pero yan, when you look up sa bike shops, sa mga sellers, this would cost around 26,000. Yeah, naglalaro sa ganun. Minsan may magsisell ng higher, magsisell ng lower than the 26,000. Pero dun yung pinaka-average, no, na pricing. Mas mababa na. Kasi nung una ko itong nakita, nung around 2021, nung first release to, asa 40 nila binibenta to. Sobrang mahal. Kasi nga, di ba, pandemic. No? Pero ngayon, marami na may bike. So, syempre, medyo normalize ng konti yung price, pero yun, especially for Shimano, wala na, ganyan na yan, huwag na nating asahan, sobrang bababa yan katulad noon. Ayun, so that's it, thank you for watching.